May bago akong kaibigan, mga kaibigan, mga kakusina dyan. May bago akong kaibigan dito sa aking kitchen. Pinalitan ko na yung 10 years old ko ng chopping board na dalawa. Ito na yung kapalit niya, bago. Gusto ko siya. Ang ganda. Nga na magluto kahit hindi ka marunong, experiment lang. So, yun. Hello mga kakusina, mga ka-fish fan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ay nagbabalik sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ako ay magluluto ng shrimp a la Arlene. Luluto tayo niyan, samahan niyo ako. Ito ay aking experiment lamang. Kung ano po yung natitikman ko doon sa labas pag kumakain kami sa labas, sa mga seafoods restaurant, ginagaya ko lang dito sa bahay namin. So samahan niyo ako, bawal ang judgmental, hindi po ako professional na chef. So ako ay taga-experiment lang kung ano yung natitikman ko sa labas. So, kasi ngayon, maaga yung pasok ng ating sponsor, 1 p.m. So, kailangan niyang mananghalian dito sa bahay kasi walang paninda na pagkain doon sa workplace niya. So, kailangan natin magluto ng mabilisan. Sige guys, samahan niyo ako. Luto tayo. Kung tingnan natin kung gaano siya kasarap mamaya. Unahin natin itong garlic. Ano, pag naluto na, masarap na yun. Kanya-kanya na mag-discard tayo sa pagluluto sa kitchen. Samahan nyo na lang ako, guys. Yes, cheese na ng umaga. Diyos ko. Tapagod natin yung palag niya. Saan natin chak-chakin. Minsan, nakakachamba naman. Nagagaya naman yung sa restaurant. Nux. Kasi yan, chak-chakin natin. Yung sandok ko. Ko pa na, ano, hindi marami naman akong sandok dyan guys, ayaw ko lang talaga gamitin, hindi ko alam bakit, pinagtsatsagaan ko yung naging super extra small na yung sandok mo na yun. So yan, chop chop na tayo ng ating super daming garlic. Mayaman sa garlic eh. Pag nagluluto ako, kung ano nakita ko at naisip kong pwedeng ihalo doon sa lulutuin ko, hinahalo ko kasi nanghihinayang ako na masira. Tulad ngayon yung ano ko, ito, ito yellow paper ko, tingin ko hindi naman to hinahalo doon sa gagawin kong buttered shrimp, pero kasi nasisira na kaya pinutol ko na, hindi ko pa magagamit, so gagamitin ko na lang, okay lang yun, nakain ko naman. Isa lang yung chop-chopin natin dito kasi ayaw nila ng mga atong. Isa lang. Tapos dekorasyon na ito. Tapos isunod natin yung kakata natin. Para lumabas lahat yung juice niya. Okay lang. Tapos, ayan, ginger. Mamaya na yun. Ito naman. Ito guys, dinodocument ko lang. I-enjoy naman ako. Personal, ano ko lang to, recipe talaga. Yellow naman. Mas gusto ko yung ganun yung gin ko. Kasi so na yun. Uy, wala nang space. Ayan, lagay natin dito. Ayan. So, mga kakusina, ako ay maglilinis na ng hipon. Ayan, medyo mahirap mag-camera woman at yan. So, lalagyan ko ng asin kasi hugugasan ko. Yan. Tapos, lalagyan ko ng
vinegar. Lagyan natin ng tubig. Ganito ako maglinis ng shrimp, ng hipon. Itanggal ko yung ano, inisa-isa ko yan. Nagintig ko yung likod niya. Kanya-kanya tayong diskarte paano magluto ng ating uulamin. So ako ganito yung way ko ng pagluto at paglilinis ng ating shrimp. Kasi parang nakadalawang linggo na siyang sabi yung aming sponsor dito sa bahay na magluto nito. Kasi tagal na rin di ako nagluto nito. Kasi nga po, pagka ito ang niloto, napaparami yung kain, tapos wala, patay ang diet. Nagda-diet kami pareho dito sa bahay. Hindi naman diet eh, yung rice namin ay kalahating cup lang. So pagka ganito ulam mo, mapapasobra ka, mapapa isang rice cooker ka, kaya mo ubusin yung tatlong cup ng rice dito. Maliit lang ang bahay namin. Sa sobrang liit, di ko alam kung paano linisin. Tara! Yan mga kakusina. Habang ini-enjoy ko yung paglilinis nitong hipon, yan, comedy side naman tayo. Para hindi boring ang life. Ang matatapos na. Naks, may pag-ganun-ganun pa. Yabang. Ganda kasi nung hair ko. Gusto ko talaga yung cut ko na ganito. Bihira ako makakakita ng hairdresser na nakukuha niya yung gusto ko. Para ang dami-dami kong hair pero wala. Puti na lang yung hair ko. Galing niya magupit. Hindi pa nga ako nag-almusal kasi late na ako nagising. 8:30 na. Minom na ako ng isang basong tubig. Kaya medyo ano nang rough na. Natatapos na tayo. Ito na lang. Last na to. Ready na yung ating hipon. Malinis na siya. Lalagay pala ako nito. Spring onion kasi nga. Sabi ko sa inyo, lahat na nakikita ko ng na ano, pwedeng gamitin doon sa recipe ko, ginagamit ko kasi masisira. Sayang naman. Ganun ako maglilis ng gulay. Ganun po ako maglilis ng mga gulay. Inspired ko talaga siya ng ano, ng vinegar, suka. Hiwain natin. Max, lakas maka Korean na. So, ayan. Tiin pa natin. Umpisa na tayo magluto. Ito
ganito ang style ko paggawa nito ha. Ihahalabos ko muna siya. Luto na ang ating shrimp. Tapos magluluto na tayo ng sauce. Ayan, hindi ko yung tinubigan. Asin-asin lang nilagay ko. Tanggalin na natin. Dito. Lipat ko. Dito na rin ako magluluto ng sauce niya. Kanya-kanya tayong diskarte sa pagluluto. Ito yung paraan ko ng aking pagluluto. Lalagay natin dito yung sauce. Tapos magkikisa na tayo. Unahin natin ilagay yung garlic. Ipapabrown ko yung garlic. Tapos babawasan ko siya mamaya pang toppings. Brown na yung ating garlic. Kukuha ako ang toppings ko. Next, ilalagay ko na yung ating onion. Onion na galing sa green onion. Yan, talaga yun. Dahon ng paminta. Ano ako, kadami mag-butter. Lalagay ko ang ginger. Ayan, ilagay ko na yung yellow pepper. Ilagay ako ng patis. Toyo. Lagay tayo ng suka. Tapos, lagay tayo ng oyster sauce. Hulog ang sili. May mahabang sili. Lagay tayo ng black pepper. Lagay na natin ang lemon. Sugar. Lagay tayo ng lemon zest. Ilalagay ko yung sauce ng shrimp kanina. Sayang yun. Lagay tayo ng toyo. Lagay tayo ng asin. Mustard. Ayan, mga kakusina, maganda na yung sauce natin. Malapit na. Hintay ko lang mag-reduce yung yung sauce niya. Kasi naglagay tayo ng sauce ng shrimp kanina. Tikman natin. Okay na para sa akin. Ayan, nag-separate na yung mantika niya doon sa mga spices niya. So, ready ko na ilagay yung ating hipon. Ayan. So, haluin lang natin. Kapag ko muna, hintay ko yung 2 minutes. Luto na. Luto na ang ating hipon. So, hinalo ko na siya lahat.
Lalagay ko ang garlic. Lalagay ko ang green onion. Ayan, luto na ang ating recipe ngayong araw. Ulam namin sa tanghalian. Kain na tayo. Video ako? Sorry. Pag-i camera ko. Ayan, pato natin. Sarap pala yung experiment ko. Ayan mga kaibigan, ka-fish fan, ayan, kakain na tayo ng ating aming tanghalian. Kami ay manananghalian na, 12 o'clock na dito. So, ayan, sarap ang ulam po. Ang iinggit pa. Tapos may partner na okra. Ayan, kain tayo.